Kakapasok lang na balita mula sa Malacanang. Pangulong Rodrigo Duterte may inamin sa buong Pilipinas. Posibleng sabay umano sila makulong ni Russian President Vladimir Putin. Gaano nga ba katotoo ang inamin ni Pangulong Duterte? Alamin ng buong detalye at panoorin ng buong video. So baka isa kaming silda lang pagdating ng panahon. Sa bibig na mismo lumabas ni Pangulong Duterte na malaki ang posibilidad na makasama niya si Russian President Vladimir Putin sa selda. Binanggit kasi ni Pangulong Duterte na pareho silang nahaharap ni Putin sa kasong paglabag sa karapatang pangtao. Inamin niya ni Pangulong Duterte ito sa kanyang pangangampanya sa Cainta, Rizal na maaari niyang makulong talaga sila ni Vladimir Putin. Maalalang kinasuhan si Pangulong Duterte ng ICC sa paglabag sa karapatang pantao dahil sa madugong paglaban nito sa illegal na gamot. Habang si Russian President Vladimir Putin naman ay dahil sa isinasagawang special military operation sa Ukraine. Paliwanag naman ng presidente, mga sangkot lang sa illegal na gamot ang kanyang tinitira. Samantalang si Vladimir Putin naman ay ordinaryong sibilyan gaya na lang ng mga bata, matatanda at iba pa. Narito naman ang kumpletong pahayag ni Pangulong Duterte. Ngayon may kaso daw ako sa International Court of Justice. Kulungin ako. Human rights, si Putin, pinubumba yung... Ako anong kasalanan ko? Pinapatay ko, kriminal. Si Putin, babae, lalaki, bata, pulpog, flattened. Inaakusa rin ng human rights. So baka isa kaming silda lang pagdating ng panahon. Okay lang, basta gusto ko yung gawa ko. Maraming beses na ngang sinasabi ni Pangulong Duterte na matalik na kaibigan niya na si Russian President Vladimir Putin, na halos parehas na sila ng kagustuhan sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun ay parehas na sila ng iniisip o mindset. Ngunit matapos nga ang insidente ng nangyayaring kaguluhan sa Ukraine at Russia, itinigil na ng ICC ang investigasyon kay Pangulong Duterte. Kung totoo ba na may paglabag ba talaga ang ginawa ng presidente sa Pilipinas? Posibleng nga bang makulong si Pangulong Duterte o isa na naman ba itong propaganda na kumukontra sa kanyang administrasyon? Maraming ang sumang-ayon kay Pangulong Duterte dahil sa magandang paglaban nito sa illegal na gamot at talagang nabawasan ang kriminal sa bansa. Ano sa inyong palagay ang kakahinatnan ng nakabingbing kaso ng Pangulo? Ikomento ang iyong saloobin.